with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was passing through a field of grain on the Sabbath, his disciples began to make a pot while picking the heads of grain. At this, the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" He said to them, "Have you never read what David did? When he was in need, and he and his companions were hungry, how he went into the house of God with Abiathar when Abiathar was high priest, and ate the bread of offering that only the priests could lawfully eat, and shared it with his companions." Then he said to them, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. That is why the Son of Man is Lord, even of the Sabbath." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin na kaysa sa pagdiriwang na ito, nasa kanilang tahanan. Ngayon po ating ginugunita si San Anthony the Abbot. Kinikilala po siya bilang kaibigan, o pinakang malapit na kaibigan ng ating diocesan patron na St. Paul the First Hermit. Kasi siya lang ang bumisita kay St. Paul sa kanyang sa disyerto sa Egypt para sila ay magkaulayaw, magkakwentuhan regarding their spirituality and how they will be able to grow in intimacy with the Lord. At ilang beses silang ilang beses niyang pinasyalan si San Pablo until the vision ni San Pablo ay namatay na. At binalikan ito para ipagdasal at bigyan ng pagpupugay. Ayon po kay Saint Athanasius sa kanyang sinulat na talambuhay ni Saint Paul the First ni Saint Anthony the Abbot, siya po bata pa lamang ay meron ng malalim na pagmamahal sa Panginoon. Very ascetic sa kanya pamumuhay, very prayerful, very religious, until the time that his parents died and left with his sister para pangalagaan ng kanyang kapatid na nakabata sa kanya na babae. At sa edad na mga around 28, according to St. Athanasius, nung marinig daw ni San Anthony ang mga pangusap ni Jesus sa Ebanghelyo na iiwan ng lahat at sumunod sa kanya, he literally decided to obey that word. Kasi para daw kay San Anthony, ito yung parang desire ng kanyang puso. Kaya he started to give up everything and follow the Lord. Meron pong naiwan na mga pamana sa kanilang kanilang magulang. Sabi sa kanyang talambuhay, yung 200 acres na lupay nila, ipinamigay niya sa may hirap at sa mga gawain ng mga charitable institutions. Yung mga nangangailangan, yung kanilang kayamanan, ibinigay niya doon sa mga pobre. Iginamit para pakainin yung mga nagugutom. And then later on, when he heard the word from the Lord in the gospel, do not worry, don't be anxious of the world. He then decided to go to Egypt in the desert and live the more ascetic life to spend his life in intimacy with the Lord through ceaseless prayer. Yun yung kanya naging buhay. However, kahit siya ay lumayo sa mundo in solitary to pray, hindi niya kininipan, hindi siya na-bored kahit kailan. Nainip sa pagdadasal, nainip sa pagninilay ng salita ng Diyos. Imbis pa nga
lalo pa niya naunawaan ang mga pangusap ng Diyos. And through this solitary prayer, through solitude, through the life of being an abbot, yung mga tao na-attract sa kanya. Kaya kahit gusto niyo mag-isa, lalo naman siya napalapit sa community. People are visiting him to ask for spiritual advices and to para maramdaman yung kanyang kabanalan, hanggang di niya maiwasan na maraming tao na naibig sa kanyang spiritual lifestyle. Kaya sabi doon, kaya nabuan establish yung pagkakaroon ng naging tinawag siya naging fathers of the monks, pagkakaroon ng mga abis. At yun po yung nakakatuwa sa kanyang buhay. Yung buhay ng pananalangin at buhay komunidad na incorporate niya dahil sa kanyang paghahangad na patuloy na makapagdasal at mapalapit sa Panginoon. Proper perspective ng pananalangin. Proper perspective of community life. Palagi ko po ito yung isang magandang disposition na meron si Saint Anthony na kailangan natin matutunan. At siguro kung merong gantong kaisipan yung mga Pariseo sa Ebanghelyo, they will be able to understand the Lord. Hindi sila magiging legalistic. Hindi sila mag-isip na, oh, ito yung sabi ng batas eh. Bawal yan. Kahit gutom na, mamatay kayo sa gutom. Basta't huwag nyo lang lalabagin yung batas na yan. Pero the Lord told them, it is not the law. No? Hindi binigay, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Para tulungan ng tao, para lalong lumago ang tao, kaya na doon ang araw ng pamahinga, ang araw ng pagsamba, ang araw ng Diyos. Proper perspective. Magkaugnay ang kabutihan ng tao at ang pagsamba sa Diyos. Kung tayo ay lumalapit sa Panginoon, gaya ni Saint Anthony, gusto natin mapalalong ugnayin sa Panginoon, mapalalong mahalin ng Panginoon, then kasabay nito, lalo din tayo dapat na mapalapit sa bayan, sa tao, mahalin sila at hangarin yung kabutihan nila. Sana po maging gantong perspektibo o mindset natin para maintindihan natin kung anong tunay na kahulugan ng araw ng pamahinga. Pagpalain tayo.